So what up mga Los, it's Ayan TV and welcome to my channel. So ayan, binaklas ko si Badja City 150, si Boxer natin, para convert natin sa DC CDI or direct current CDI sa 4 pin na CDI. So may nag request kasi nito. Ayan, may dala ako dito ang 4 pin na CDI. Ayan, ang kulay green at saka white. So ang pinagkaiba lang yan is yung polarity ng negative at positive. Gagamitin natin ngayon is yung green. So ang gagawin ko, hindi ko siya ipipix. Kumbaga, ititesting lang natin para malaman nyo kung paano siya i-wiring, tapos papaanda rin natin. So yung mga loads, so baklasin muna natin itong stock natin na CDI. So easy drive ito na CDI, yung power nito galing sa direct size heater. Yan, baklasin muna natin. So magtaka kayo kung bakit may red dyan na wire na nakahiwalay. So nilagyan ko kasi ito ng RPM gauge. Yan, kaya mayroon dyan, dinikit ko sa ignition. So ito na siya. So 5 point ito siya na AC CDI. So yung dalawa nitong nakahiwalay, bali sa carburetor yan, sa TPS ng carburetor natin. Yan, may TPS kasi siya. So bali 5 point lang ito siya na CDI. AC CDI. So ito yung 4 pin CDI na gagamitin natin, yung green lang. So pinakita ko lang itong white kasi magkaiba yan sila, para malaman nyo na yung green at saka white magkaiba ng polarity. So kung nakikita nyo yung picture ng sa green, magkabaligtaran lang yan sila na ang ground tsaka positive ng sa white natin na direct current CDI. At ayun, gumamit ako ng spirit na socket kasi hindi ko naman siya ipipix. Hindi ko sisirain yung kanyang stock na socket. Kumbaga pan-testing lang natin to para malaman nyo kung paano siya gawin. So itong stock natin is 5 pin CDI lang ito siya. So same lang ito siya ng sa 4 pin CDI na kulay green ng position. Itong dalawang nakahiwalay sa gilid, so ang purpose nito ay para sa TPS ng carburetor. So kahit hindi mo ito ikabita, andar ang motor. Ang pinagkaiba lang ng 5 pin natin na AC CDI is mayroon siyang pang 5 sa gitna na para sa kill switch. So ang babaguhin na natin sa pag-wiring is yung kanyang negative at positive. Kasi yung stock natin na socket is galing dito sa CDI na ito, ay ang pinagkukunan niya is AC drive galing sa stator. So hindi siya gagana kapag DC, naka direct current tayo na CDI. Kaya yun ang babaguhin natin ng wiring, yung negative tsaka positive nya. Yung trigger nya or pulser nya at saka yung kanyang ignition coil ay same lang ng position. So wala tayong babaguhin. So yung sa picture na AC drive or stator drive, same yun ang position ng sa Badja City 150 natin. 5 point din siya. So yan na lang ang gayahin nyo. Bali ang babaguhin lang natin is yung negative tsaka positive kasi naka battery drive na tayo. Bali nga ito magiging position niya, yung yellow wire na ginamit ko yan, nakakonek siya sa ignition coil, papuntang ignition coil. At ito namang blue wire, nakakonek yun sa trigger o sa pulser ng stator natin, katabi ng stator. So yung negative positive, dito na tayo kukuha sa, yan, yan na tayo kukuha sa battery simple. Para mag ano na siya, battery drive. Pero dapat nakadaan sa susian ang positive ng ating CDI kung talagang gagamitin nyo na siya permanent. Para mapatay nyo siya kapag mapatay nyo yung susi. At ito namang AC CDI natin or stock natin, yung negative positive dito nakadirect sa stator. Yan, yan yung pinagkaiba nila. Ano, makita mo yung wire na ito nakadirect yan dito sa stator. Yan yung pinagkaiba nila. Kaya kung dyan ka kukuha ng negative positive para sa DC CDI mo o sa battery drive mo na CDI, malamang hindi kagana ng maayos yan, puputok-putok yan. Dapat nakadirect ka sa battery kapag magpapalit ka ng battery drive na CDI. So ang ganyang posisyon niya, screenshot nyo na lang kung nalilito kayo sa wirings. Ngayon detesting na natin. So yan, pindutin natin yung push start. Tingnan natin kung may kuryente. So test muna natin kung may kuryente. So yan, may kuryente siya. Malakas yung kuryente niya. So yan, kinabit ko na yung spark plug. So yan na siya. Yan, nakakabit na yung kanyang spark plug. Umaandar na siya. So wag na wag kayong kukuha ng negative positive dito sa stock niya na socket kasi AC drive siya, nakadirect sa stator. Yan yung negative positive niya, wag nyo ditong ilalagay kasi pag dito kayo kumuha, iiba yung tunog nito, parang sabog-sabog yung tunog tsaka sisirain niya yung CDI kasi DC CDI yan, hindi siya AC CDI. Or sa kahit anong part ng wirings, basta hindi dito galing sa nakadiretso sa stator. Yan, connected dyan siya dito sa stock na socket ng Boxer City 150 natin kasi AC CDI siya. So ayan mga loads, revolution natin para marinig yung tunog. So kapag ipipix nyo na siya, yung positive niya kailangan ito dumaan sa susian.
Yan sa brown wire dyan. Hanapin nyo yung brown wire. I-connect. Yan yung i-connect. Kasi ito, dito siya mamatay. Patayin natin. Kasi yan. So, nakaandar pa rin yung makina. Kasi yung positive ng CDI, naka-direct ito eh. Sample ko lang kasi ito para malaman nyo lang kung paano gawin. Yan, umaandar pa rin siya sa ngayon. So, kapag dinirect nyo na yan siya doon sa susian, sa brown wire, pag pinatay nyo yung susi, matik mamatay na rin yung makina. So, ulitin ko, kailangan yung positive ito, sample ko lang kasi ito, nakadaan sa susian para pag pinatay mo yung susi, automatic papatay din ang makina. Ito kasi sample ko lang, dinirect ko lang siya dyan para mabilis i-wiring. Yan, kaya umaandar pa rin yung makina niya. So hanggang dito na lang yung video natin mga loads. Kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa sunod nating mga uploads. Always ride safe!